nagpapawalang isa ng buto. Gaya ng pagkain ng laman ng tamedo, no? Yung laman ng tamedo, kapag kinain mo, habang ito yung buto, ay hindi matatanggap ang buto mo. At ganun din, kapag may lumalabas na hangin mula sa iyong puwit, tapos ay nag-uulo ka, hindi matatanggap ang buto mo. Dapat pagkatapos mo kumain ng kami ng tamedo, at pagkatapos din na lumabas yung hangin mula sa iyong puwit, ay sa kakanila magpa-abusyon ka. Kanali, ida kana alaw kali, mujib bil istinjar aw istihmar, yani mujib bil istihmar al ma aw al khiyar, aw ma yakul maqam al khiyar, la bud bil istinjar wal istihmar qabla al wudu, yani ba wantaha min al wudu. هل استطعنا التوضأ؟ لا، لابد من الاستنجاء والاستجمار بعد الوضوء. نعم. ganun din, yung mga bagay na dumi na lumalabas sa atin na dapat natin gamitan ng istinja ng tubig o istismar, gamitan ng mga tissue o bato o papel o dahon, dapat tapusin niya muna yun. Kasi kapag haba ay nag-abusyon siya, tapos hindi niya nagawa yung bagay na dapat gamitan ng tubig, yung mga dumi ay hindi matatanggap ang pag-uulo. Kailangan, muna ka siya, ako yung istinja o istinma. Yani, ako ang lahat gizo, ako kala yung huli, halit, al-alaw yung istinja o istinma, kung la, na istinja o istinma, lakin al-bawon, al-bawon, lawag din ito, men istinja o istinma. At meron yung mga bagay na hindi na dapat gamitan ng tubig, o gamitan ng bato, o gamitan ng mga tisyo. May mga bagay o may mga bagay o dumi na dapat gamitan pa ng ganun. Gaya ng paglabas ng puto o yung hangin mula sa atin. At ganun din, pag nakakain ang isang tao ng kamelo, so ito ay hindi sa mga bagay na kapag nangangailangan ng sigya pangangailangan ng tubig at ng sisma. So, ang dapat niya gagawin ay alisin niya muna ito o kapagiging tama ang kanyang pag-abusyon. Kadamit izalat na yamna usul al-ma ila al-basha. Ganun din, isa na sa mga kondisyon, dapat maaalis ang mga bagay na nagsasangga ng tubig sa ating skin, sa ating balat. Yan ang izalat. Sabi niya, yung pinta. Pag yung pinta nito ay lumigay sa ating balat, dapat alisin natin muna ito. Kasi pag hindi natin naalisin, hindi magiging sahe, hindi magiging tama ating pag-uulas. How shall we regain? O sabihin natin na yung mga katawag yan na oil, gano'n? Na, pag hindi ito nasa balat natin ito, hindi aabot ang tubig sa ating balat. Kaya hindi magiging tama ang ating puto na. Ako man lang ala akadar ang mga shri yung sa mga handa namin manakil ay mga at ganoon din yung mga puko ng mga kababayan, naglalagay sila ng cutex. Yung ganoon, kapag may cutex yung mga puko nila, hindi aabot ang tubig doon sa puto nila. Kaya dapat alisin nila yan upang magiging sa'yo tama ang kanilang pag-uulo na. Pahuli ang talima o ibaan. Ganun din. At saka dapat din sa mga kondisyon ng pag-uulo, malinis yung tubig, dalisay yung tubig. Kasi kapag ang tubig hindi dalisay, hindi magiging sahe, hindi magiging tama ang uulo na. How? Labay yung ma, pa, تخرج إلى بيت الإنسان وصار منه ماء ثم توضأ لا لا يسرق الماء حتى يروح نعم أولا سنكيت التوبي pero nagnako siya, kumuha siya ng tubig sa bayang tao, tapos nag-ay siya, nag-uto siya, hindi magiging tama ang ulo niya kasi pinakaw niya. Alam, nag-gabi, bayang sifat ng ulo. Ngayon, magsisimula tayo kung paano yung pamamahal ng kapit ng mga sasalat sa pag-abuso. إذا كبد وعاء فيه ماء
kung mayroon bubble din na may tubig, لا يستطيع إدخال الكفين بالإناء اللي نكاية من أبين دلوقتي من نسى دوب نطوك من قبل أن يقصر مع ثلاث مرات هذا في نوم الليل نعم من يتكلم؟ تعكم نعم hindi niya kaya lagay yung kamay niya sa balde at siyempre na dapat niya ipasok muna dinisan muna pagbasa muna ng kamay niya يعني الآن في نوم الليل إذا نام في الليل ثم استيقظ لا يستطيع إدخال يديه في الإناء الذي فيه ماء حتى يغسله ثلاث مرات يغسل الكفين وجوبا نعم قال يا تاو نتولد سنبي hindi niya pwede ilagay o yung dalawang kamay niya sa tubig maliban na lamang kapag nahugasan niya ito ng tatlong beses. Yung siya muna ng tao kukuha siya ng tubig mula sa mga. Ayan, uy, babagay. Tapos, mag-intention siya. Yung sami, ako bismillah. Tapos, mag-bismillah siya. ثم يغسل كفيه ثلاثة. تابوس وغسل يده لما بيجي تنام بس. طيب ثم بعد هذا يتمضمض ويستنشق ويستنثر برفعة واحدة ناخذ الماء حفنة ماء بيده اليمنى ثم يدخل الماء في فيه ثم في منخريه ثم يستنثر بيده اليسرى. نعم تابوس غادوينيا ay magmumubog siya, kukuha siya ng tubig, magmumubog at ipapasok yung tubig sa ilong niya at ay susuman niya yung tubig mula sa ilong niya. Isang beses na niya. Gagawin niya sa isang beses. Tapos pangalawa naman, ganun din. Magmumubog, tapos ipapasok niya yung tubig sa ilong at isusuman niya. Ganun din. نعم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. فيري سمبيسيس أو نوبيسيس أو تتوبيسيس. نعم ثم الآن يغسل الوجه. تاخذ نيو أي هو غاسل جناء أو مقابل. من الوجه حد الوجه حدود الوجه. نعم. من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا. نعم. ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرض. نعم. Ang area ng buhok, ang neck niya mula sa saan tumutubo yung buhok hanggang sa dulo ng ating baba, no? Tapos yung width niya, yung haba niya mula sa dulo ng tayo natin sa dulo ng tayo. طيب هل يغسل اللحية؟ أنا كلام الشيخ أنا بغسلها بغسلها أو البس أو يخلل اللحية أو يخلل اللحية أو صوص الدين البس نعم إذا كانت اللحية خفيفة كركة الأرض لا بد من التخليل نعم تغسيل تغسيل نعم فقط البس أي كاكوتي أي صوص الدين ثم يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع إلى أن يستوعب المرفقين. نعم. تابوس ميل وغاسانيا أمريكينيا ولاسا تورو تالي أنغان ساسيكو. يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى. ثم تيسي ملاشا أمريك ولاسا أنواع. مع المرفقين. سالين يوم سيكو بعض الناس هدانا وعيا لا يغسل الكفين هنا يكتفي بغسل الكفين في اول وضوء وهذا غير صحيح may mga tao kapag umabot na sila ng hugas ng kamay nila ay yung kamay hindi nila sinasali sa hugas ng sa siko so ang ginagawa nila dahil sa nahugasan na raw yung una na yun so hindi na sila mag-hugas So, sinabi ng chef, ang dalawang bagay ay mali. Thumma yamsah al-ras, masih la-rasa. Tapos nun,
pupunasan niya po. Yata niya po pati ng dalas ila kaha, kung mayroon na kaha. Sisimulan niya mula sa ulo niya, sa unang, sa harapan ng ulo niya hanggang sa batok niya. Tapos ipapasok niya ang dalawang ituturo niya sa loob ng tenga. Na, at saka uugasan niya yung imha sa likod ng yung bakol niya, uugasan niya, pupulasan niya yung likod ng tenga. Na, tumayaksin at medyalyon. Kaya kuma, hindi dilugunay. Na, tapos uugasan nila ang paa niya, ang kaliwang paa niya. At sabi na siya, hindi na siya kukuha ulit ng tubig para uugasan niya yung tenga. الآن يغسل الرجل اليمنى مع تقنية الأصابع بالقنصل سواء اليمنى أو اليمنى أو اليد اليسرى. طيب تاخذ ngayon ang ugasan ng paa niya at sa pamamagitan ng mikilit niya at lahat ng pagitan ng daliri ng paa niya ay ipapasok ng mikilit niya upang makapasa ng tubig niya. Mga al-ka'bay. At saka kasali yung buko niya. Wala yaksil asyar. Hindi niya nauugasan ang beds niya. Wala raro. At hindi niya nauugasan din yung siko niya. Wala rakaba. At hindi na rin nauugasan niya ang shoulder niya. Batok niya. Pero, nakikita niyo? Ito. Ang hindi papasok sa pagkita ng mga daliri, ganun pag-uugas, kasali na doon ang buko. Yaktasad sa istihmal na. At sabi ni Sheikh, huwag mag-gagalas o gagalas na maraming tubig na. Ba'di ang nafrag ng mabuhin, al-aan, yakul at ka'arwalit ang Nabi alayhi sallam wa sallam. Matapos niya matapos niya matudo, papanggitin niya ang buha ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma'arkan ang wudu, sitya. Sabi ni Sheikh, ang rukun o pundasyon ng wudu ay ani. Ghassal al-wajh ma'a al-mamadha wa al-istinshaq. O ghassal niya mukha niya kasali na doon ng pagmumukmok at pagpapasok ng tubig sa ilong at pagsusok. O ghassal al-yadayn ma'a al-mirfaqay. At o ghassal yung dalawang paa at dalawang kamay kasali na yung mga sikon niya. O mas'h al-ras ma'a al-udhunay. At pupunasan niya at pagmumukmok niya kasali na doon ang dalawang tenga niya. O rijlay ma'a al-ka'bay. At ang dalawang paa niya kasali na buko niya. O at-tartib. At saka dapat order dapat nasa susunod-sunod yung pagbuto sa mga pati ng katawan. Wal muwala bi anna yu'akhir ghasl al-'unuq wa yakun alladhi qablahu qad jaffa. Dapat continuous yun, huwag niya hayaan na mag-transfer siya sa isang parte na dapat ugasan na hindi pa na hindi pa na natutuyo na yung isang parte na kanyang inugasan. نعم هذا هو الواجب والله أعلم في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء يدلنا فراغ الآن من قد قوضوا نقفة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن نذكر صفة الاقتصاد. ngayon, babanggitin ng Sheikh, upapakita ni Sheikh ngayon kung paano maligo. صفة الاقتصاد لدينا الاقتصاد إما اقتصاد مجزئ أو الاقتصاد كامل وهو السنة باقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله سين بديليكو. مايون بديليكو نا دا أوكي نشيا، نو؟ بدي نا. أت مايون دي بديليكو نا كومبليتو أيو سا ماما بارا نا بديليكو نا بروبيتا ماما سال سلام. نبدأ الاقتصاد الكامل مستحب اقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم. نا. سيسمونا تايو إن شاء الله سمعتارا. Sa pamamaraan ng pagdigo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumpleto at ito ay inananis ng ating reliyon. Yabda awal bi ghasl al-farjain. Ngayon magsisimula muna at sa pag-ugas ng dala ng ari. Thumma yaghsil al-kaffayn. Yaghsil al-kaffayn. Tapos ugasan niya dalawang kaffa. Wa in kana fi al-mashyin al-ari yaghsilha bi sabun aw shay. Kapag may nakatumi ay ugasan niya sa pamamagitan ng sabon. Tapos ipapasok niya tubig o sa ilong niya at susunod.
يغسل الوجه at uugasan niya yung dalawang mukha niya at saka susunday niya at uugasan niya ang right hand niya at sa uugasan niya rin ang kanyang kamay tapos uugasan niya ang buhok niya tapos dapat pumasok yung tubig sa ulo niya at saka kasali na doon yung dalawang tega niya tapos yung ugasan niya ang kaliwang parte ng katawan niya kanang parte ng katawan niya tapos ugasan niya ang kaliwang parte ng katawan niya tapos ugasan niya na ang kanyang ang dalawang paa Una-una, sabi siya, i-review niya, ugasan niya ayon sa ng tao. Tapos mag-ubo siya dahil ang pag-ubo niya, pag-oblusyon niya sa pagsasara. Na, tapos ugasan niya, pagkatapos niya ugasan ang ulo niya at kasali na rin ang dalawang tinga niya. Ugasan niya ang kanyang parte ng katawan niya. Tapos ugasan niya ang dalawang parte ng katawan niya. Tapos ang dalawang paa niya. Ganun ang kompletong pagliligo ng kompletong magsasara. Ang pangalawa, ano po pwede na? Yanoy? Mag-intention siya? Depalme? Mula sa kanyang puso? Tumay usalme? Tapos mag-bismillah siya? Tumma, yu'amil jami' al-badan bin ma'am. Pagpapasahin niya ang katanan ang lahat ng katawan niya ng tubig. At saka yung ulo niya na magkapal ng buhok o manipis, dapat basahin niya yung aabot sa balat ng buhok niya. Kasali na doon yung pagbubuko at pagpasok ng tubig sa ilong at pagsusunod. Magbudo ang mag-retention siya. Tapos i-bismillah siya. Tapos babasahin niya ang lahat ng katawan niya. At saka yung skin ng ulo niya, maliban ito ba ay makapal at hindi makapal ang buhok niya, dapat mababasa. At sasali niya na rin ang pagmumuhog at pagpapasok ng gitna ng tubig sa ilong at pagsusuka. Ngayon, magtatayo mo. Paano yung pamamaraan at pagtayan mo? Sabat at tayan mo, anyanwi? Ang pamamaraan at pagtayan mo, dapat mag-intention siya. Depalwe. Mula sa kanyang puso. Tumay usami, bisala. Bisala. Tumay ako yung bakawahe. Tapos, pupukutin niya ang lupa. Bakawahe na bibangon ng kafe. Ng kanyang pahal. Alaw. Sa lupa. So, ang kanyang lupa? Ito may lupa. Autin. O yung putik na mayroong tubig. O kasa. O may mga bato na maliliit. O sakot. O bato na malaking. Wahyaro ka. O. Pal. Yan mo'y? Mag-intention siya. Usami, bismillah. Usami, bismillah siya. Kamayaw, ito ang kawakan na bigaw at kafay. Pupukin niya yung bato o yung lupa ng isang beses. Kamayaw, ito ang kafay na okra. Tapos, papapasin siya. Papapasin siya tapos hihipan niya yung dalawang palad niya. Kamayaw siya. Tapos, ipunas niya sa kanyang mukha. Tumawa, pupunasan niya yung outer part ng kanyang kamay. Kanyang kamay, tapos kaliwang kamay. Yan mo intention siya. Yusamir, bismillah siya. Bakawahin na. Pupukin niya. Tumawa. At sa kanyang pupunasan niya. Mabahay, kaya yung dalawang kamay niya o nahinikayan tapos kaliwa. Mabahay.